31. Sa loob ng ilang sandali, nakapatay na ang monghe ng ilang daang bangkay na King Ibon. Nang makita ng iba pang mga bangkay na King Ibon ang nangyari, lahat sila ay natakot. Lumipad sila sa isang iglap. Naging tahimik na naman ang lugar. "Let's go," sabi ng monghe kina Dustin at Brady. Agad namang sumunod ang dalawa. Nang sila ay pupunta na, sunod-sunod na kitikot takot na tawanan ang umalangaw-ngaw sa buong espasyo. Galing iyon sa malapit na bundok. Napaka-challenging ng tawa. "Labas!" tigaw ng monghe. Masungit ang suot niya habang nakatingin sa direksyon ng bundok. Bigla siyang naging itim na hangin at sumugod sa bundok na iyon ng walang anumang babala. Wala man lang siyang nasabi kina Dustin at Brady. Laking gulat ng dalawang lalaki sa eksenang bumungad sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay nakita nila ang isang humanoid na nilalang na may mahabang itim na buhok na kumakalat sa buong katawan nito sa tuktok ng bundok. Kumikislap ito at nawala sa isang iglap. Ilang sandali pa, bumalik ang monghe sa kinaroroonan ni na Dustin at Brady. "Anong nangyari, sir?" tanong ni Dustin sa monghe. Puno ng paggalang ang boses niya. "May nagtatago sa dilim. Ginamit niya ang mga bangkay na King Ibon para salakayin tayo." Sagot ng monghe, "Tinubukan ko siyang mahuli pero sa kasamaang palad. Nakatakas siya," he added. Pagkatapos ay hinimok niya sina Dustin at Brady na magpatuloy. Laking gulat ni Dustin nang marinig ang sinabi ng monghe. "May kumokontrol sa mga bangkay na King Ibon upang salakayin tayo. Ang Corpse Kingbirds ay kasing lakas ng mga cultivator sa Heavenly Grotto Realm. Hindi ko alam na may mas makapangyarihan pa sa kanila. Dahil kaya niyang kontrolin ang mga Corpse Kingbirds. Dapat talagang malakas siya," isip ni Dustin sa loob. Napapikit siya ng malalim sa kanyang iniisip. Tinusubukan niyang isipin ang nilalang na iyon na kayang kontrolin ang mga makapangyarihang Corpse Kingbirds. Hindi niya maisip kung gaano siya kalakas. "Sa tingin ko ang pag-explore sa lugar na ito ay isang malaking pagkakamali. Ito ay tila isang pagpapakamatay na gawain," sabi ni Dustin kay Brady. Nakipag-usap siya kay Brady sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. "Sa tingin ko din," tumango si Brady bilang pagsang-ayon. Naglalakad silang dalawa sa likod ng monghe. Habang nakatingin sila sa kanya, ang kanyang gintong robe ay kumakaway sa hangin at ang kanyang mahabang manggas ay lumulutang sa hangin. Mukhang nalilibang lang siya sa pamamasyal. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay napakabilis. Batay sa kanilang obserbasyon, ang monghe ay tila nagsasagawa ng ilang mga engkanto. Natulala sina Dustin at Brady habang pinagmamasdan siya ng paunti-unting hakbang. Bago pa nila malaman, libo-libong metro na ang layo niya sa kanila. Mabilis na kumilos sina Dustin at Brady para makasabay sa kanya. Sa kanilang kaginhawaan, ilang segundo lang ang nilalapitan nila sa monghe sa tuwing hahakbang ito. Pero si Dustin ang pinakamabagal sa kanilang tatlo. Kung hindi siya tinulungan ni Brady paminsan-minsan, nawala na ang mga ito. Sa wakas, lumipad silang tatlo sa isang malaking itim na bundok at nakarating sa isang misteryosong lugar na nababalot ng itim na ambon. Sa mga itim na bundok sa harap nila, may nakita silang lambak. May napakatahimik na lawa sa ibabaw ng lambak. Sa puntong ito, ang paglubog ng araw ay tinted ang kalangitan na pula. Dagdagdag ito ng isang layer ng gininto ang kulay sa ibabaw ng lawa. "Wow! Napakaraming matatalinong semi-omnipotent herbs," bulalas ni Dustin. Itinuro niya ang mga pagong sa lawa. Mayroong 12 dozen ng mga pagong na dahan-daang gumagalaw at naglalaro sa isa't isa. Ang bawat pagong ay nagpapalabas ng espiritual na enerhiya. Ang sinag ng araw na unti-unting lumulubog ay sumikat sa likod ng mga pagong na nagpakinang sa kanilang mga shell. Isang nakalalasing na halimuyak ng mga halamang gamot ang lumutang mula sa lawa at napuno ang kanilang mga ilong. "Oh my God! 12 dozen ng matatalinong semi-omnipotent herbs ang nandito." Naningkit ang mga mata ni Dustin. Para siyang naglalaway sa excitement. "Sir, digtas bang makuha itong semi-omnipotent herbs?" tanong ni Dustin sa monghe. Sa sandaling iyon, tumigil din ang monghe at tumitig sa lawa.
Parang may iniisip siya. Biglang nag-ulo ang tahimik na lawa. Out of the blue, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw at ang mga alon ay pumailan lang sa kalangitan. Nahati ang tubig at lumitaw ang isang figure sa gitna. Isa itong humanoid na nilalang na may puting buhok at maputlang balat. Mukha itong zombie na walang dugo. Agad na inatake ng humanoid na nilalang sina Dustin, Brady, at ang monghe. Ang mga kuko nito ay patuloy na lumalaki at natakpan ang langit at ang araw sa isang iglap. Tapat na mabilis ang reaksyon ng monghe. With a wave of his sleeve, mabilis siyang umatras kasama sina Dustin at Brady. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Dustin. Hindi niya maialis ang mga mata sa humanoid na nilalang habang paatras ang mga ito. Iyan ay isang matalinong bangkay. Ito ay lubhang nakakatakot. Tugot ng monghe sa mahinang boses. Yung matalinong bangkay na yan. Parang nagbabantay sa lugar na ta. Dagdag niya. Lalong nabigla si Dustin. Ang maputlang matalinong bangkay ay bumulwak sa tubig at lumipad patungo sa kanila sa medyo mabilis na bilis. Agad na iwinagayway muli ng monghe ang kanyang manggas para ipadala sa malayo sina Dustin at Brady at panatilihin sila sa isang ligtas na lugar. Matapos matiyak na nasa ligtas na lugar sina Dustin at Brady, tumakbo siya pabalik sa puting bangkay. Sa isang iglap, isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng monghe at ng matalinong bangkay. Maya-maya, itinuro ng monghe ang bangkay. Isang asul na liwanag ang lumabas sa kanyang mga daliri at tumama sa pagitan ng mga kilay ng bangkay. Agad na nanlamig ang bangkay at hindi makagalaw kahit kaunti. Ang galing! Parehong bulalas ni Dustin at Brady. Pareho silang nakahinga ng maluwag matapos makita ang ginawa ng monghe. Gayunpaman, nagsimulang muling manginig ang lawa. Pagkatapos ay biglang narinig ang tunog ng mga gumagalaw na kadena. Mayroong ilang mga kaitikot-takot na nilalang sa lawa. Napabuntong hininga sina Dustin, Brady at ang monghe habang nakatitig sa lawa. Isa pang tatlong matatalinong bangkay ang sumugod sa tubig. Maputi rin sila tulad ng una. Sa ilalim ng lawa, isang malaking anino ang lumitaw. Pinagmasdan ng mabuti ng tatlo at nalaman nilang isa pala itong karwaheng bakal na may mga tanikala na bakal. Ang paningin ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Yung apat na matatalinong bangkay yata ang may dalang bakal na karwaheng iyon. Ano man ang nasa loob ng karwaheng iyon? Gaano ito kalakas? Pareho ang iniisip ni na Dustin at Brady. Talagang natakot sila sa kaibuturan. Splash! Marahas na kumulo ang tubig ng lawa. Ang 12-12 ng mga pagong ay biglang nawala. Nakita nilang lahat na ang bakal na karwahe ay dahan-dahang umuusad patungo sa ibabaw ng lawa. Boosh! Gayunpaman, ang monghe ay hindi lamang makapangyarihan kundi matapang din. Kaya imbes na umatras, sumugod siya sa itaas ng lawa. Sa isang iglap, nagsimula na ang monghe na makipaglaban sa tatlong matatalinong bangkay. Isang dosenang round ng matinding labanan ang naganap. Pagkatapos, itinuro muli ng monghe ang mga bangkay. Agad na lumitaw ang tatlong guhit ng asul na liwanag at pinalamig ang tatlong matatalinong bangkay. Matapos matiyak na ang apat na matatalinong bangkay ay hindi makagalaw. Tinitigan niya ang kailaliman ng lawa at binibigkas ang ilang awit. Isang napakalaking kapangyarihan ang sumunod at nagpakalma sa lawa. Ilang ulit na yumanig ang itim na bakal na karwahe at tuluyang nagyelo sa tubig. Si Dustin at Brady ay natakot sa eksena. Ngayon ay ganap na nilang napagtanto na ang lupain ng buhay at kamatayan ay puno ng mga mapanganib na nilalang. Maswerte lang sila na nakasagasa sa monghe at pumayag siyang tulungan silang mahanap ang reincarnate lotus. Kung hindi dahil sa monghe, patay na silang dalawa. Isang nakakadugo na pagnisi ang narinig mula sa loob ng bakal na karwahe. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumubog sa tubig. Boosh! 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 Isang pagsabog ng itim na fog ang sumugod mula sa ilalim ng lawa at pinalibutan ang apat na nagyelo na matatalinong bangkay. Pagkatapos ay nawala sila kasama ang itim na fog. Tara na! Malapit na tayo sa kinaroroonan ng reincarnate lotus. Sabi ng monghe, tinitigan niya saglit ang lawa bago niya inakay sina Dustin at Brady na sumulong. Nang marinig ang monghe, agad na hinaila ni na Dustin at Brady ang kanilang mga sarili.
Pagkatapos ay tahimik nilang sinundan ang monghe kung saan naroon ang reincarnate lotus. Sa wakas ay papalapit na kami sa reincarnate lotus. Naisip ni Dustin at Brady sa pananabik. Hindi nagtagal. Bumungad sa kanila ang isang itim na bundok. Damaloy ito sa aura ng sinaunang Netherworld. Marilag at matayog. Na nag-iiniksyon ng pagkabalisa sa mga tao dahil sa dominante at matatag na presensya nito. Ang reincarnate lotus ay nasa bundok na ito. Ang sabi ng monghe, na nakatayo pa rin sa harap ng bundok. Kay Dustin. Ngunit nararamdaman ko na maraming makapangyarihang nilalang sa bundok na ito. Tiyak na hindi ito madaling makuha. Nakatuon ang tingin ng monghe sa bundok. Mukhang napakahigpit at seryoso. Parehong nagulat sina Dustin at Brady nang marinig iyon. Ang lakas ng monghe ay hindi maarap. Gayunpaman, kahit isang lalaking may kalibre ay magsasabi ng ganyan. Tapaghusga sa kung gaano siya kaingat. Hindi mahirap isipin kung gaano kar aming mga kakilakilabot na nilalang ang nakatago sa bundok na ito. Wala akong pakialam kung anong klaseng lugar ito. Ngayong narito na tayo. Pumasok na tayo sa loob at subukan ang ating kapalaran. Patuloy ng monghe. Pagkatapos, nanguna siya at humakbang paakyat sa bundok. Walang pag-aalinlangan. Nagmamadali sina Dustin at Brady na makipagsabayan sa kanya. Naglakad ang tatlo sa isang paikot-ikot na landas. Umakyat sa tuktok ng bundok nang may bilis. Habang nasa daan, lahat sila ay nakaramdam ng kakaibang aura. Tila maraming nakakatakot na nilalang na nakakubli sa mga anino at naninilip sa kanila. Boom! Hindi nagtagal pagkatapos umakyat ang tatlo sa bundok. Naramdaman nilang lahat na ang isang alo ng malakas na kapangyarihan na bumabagsak mula sa langit ay dumidiin sa kanila. Taglit na natigilan ang mga galaw ni Dustin at Brady na parabang pansamantalang na paralisa. Parang isang napakalaking bigat ang ipinatong sa kanila habang ginagawa nila ang bawat hakbang. Humph! Sa isang malakas na singgal. Iwinagayway ng monghe ang kanyang manggas at hinayla ang dalawa sa kanyang tagiliran. Ang kakilakilabot na panggigipit na ginawa sa dalawa ay agad na nawala. Walang iniwan na bakas. Matapos ang ilang sandali ng pag-aayos ng sarili ay nagpatuloy sila sa pag-akyat. Maraming itim na bato sa kahabaan ng kanilang daanan ang kitang-kita ng mga palatandaan ng edad. Paminsan-minsan, isa o dalawang espiritual na damo, medyo may edad na rin, ay nakikitang tumutubo sa pagitan ng mga siwang ng mga batong iyon. Gayunpaman, wala sa mood sina Dustin at Brady na pahalagahan ang mga high-grade superior herbs. Hindi sila nang ahas na pumili ng mga ito sa kanilang kalooban kahit na sila ay nasa buong lupa. Kahit papaano, naramdaman nila na ang bundok ay binalot ng kakaiba at nakakatakot na aura na tila nagdadala ng panganib. Dinagtagal, matapos itago ang nagbabadyang kaba sa kanilang sarili. Narating nila ang kalahati ng landas ng bundok. May napakalalim na bangin sa harap natin. Biglang bulalas ni Dustin sa mahinang boses. Ang bangin ay nagmistulang isang walang hangganang kailaliman. Napakaitim na may nakakubling ilalim. Parang may pares ng mata na nakatingin sa atin. Biglang bulalas ni Dustin. Na nakaturo pababa habang ang dalawang sinag ng liwanag ay kumikislap sa pinakamadilim na kalaliman. Ang monghe, na naglalakad sa harap nila, ay biglang iniunat ang kanyang malaking kamay at kumamaw sa kailaliman sa walang katapusang kawalan. Pinawi niya ang kanyang kamay. May inihagis siya sa lupa na may malakas na tunog. Parehong nakatingin sina Dustin at Brady sa bagay na nasa lupa. Pilak itong kaliskis, kasing laki ng palad. Ito ay kumikinang. Habang ang isang pilak na banal na apoy ay sumasayaw dito. Nag-iba-iba ang apoy at naglabas ng nakakatakot na apoy. Parang hindi sapat na nakakatakot. Ang kaliskis mismo ay naglabas din ng nakakatakot at nakakapangakit na aura. Ang buong eksena ay nagpadala ng panginginig sa gulugad ni Dustin. Kahit na napaatras siya ng ilang hakbang. Ang aura na nagmumula ay parang walang katulad na ningning ng espada na nakadikit sa lalamunan ng isang mandirigma. Ang larawang ito ay magpapanginig sa sinumang makakakita nito at hindi sinasadyang umatras. This is so horrible. Bulong ni Dustin na halatang gulat na gulat. Anong makapangyarihang nilalang? Buti na lang. Tinusubok lang kami.
Tino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung sasalakayin tayo nito. Sabi ng monghe sa sarili na may malalim na pagsimangot. Haha! Ang masama at malamig na tawa ay nagmula sa ilalim ng bangin. At ang pares ng mga mata na nakita nila noon ay nawala. Tara na! Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo at sundan mo akong maigi. Delikado itong lugar. Teen time na payo ng monghe. Pagkatapos, nagpatuloy silang tatlo sa pag-akyat. Sa kanilang paglalakbay, maririnig ang mga dagendong mula sa iba't ibang bahagi ng itim na bundok. At ilang beses na dumaan ang kakaibang itim na hangin na dumaan sa kanila. Boom! Isang marahas na itim na hangin. Na parang lumalakas na putok. Ang biglang umihip. Hinaila ang maraming malalaking sinaunang puno na nabuhay sa libo-libong taon at tinangay ang mga ito sa kalangitan. Ito na naman ang kakaibang itim na hangin. Nagulat si Dustin. Siya at si Brady ay nakatagpo na ng isang itim na bagyo sa paligid ng Land of Life and Death. Gayunpaman, ang isa dito ay tila mas nakakatakot at nakapipinsala. Ingat ka, papalapit na naman sa atin. Paalala ni Brady kay Dustin. Ang kakaibang itim na hangin ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Nagpagulong-gulong ito ng mga malalaking bato at naging sanhi ng pagyanig ng mga bundok na parang lindol. Na umuungol sa hindi kalayuan sa tatlo. Agad namang kinilig si Dustin habang nakatingin sa bagyo. Sa umiikot na hangin, nakita niya ang isang pares ng malamig at masasamang mata na matamang nakatingin sa kanila. Paf! Malamang! Napansin din ito ng monghe. Ikinaway niya ang kanyang kamay. At dalawang sinag ng matalim na itim na liwanag ang bumungad pasulong. Nabasag sa kawalan at agad na bumagsak sa itim na bagyo. Ah! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa hindi kalayuan sa kanila. Ang kakaibang itim na hangin ay naglaho. At ang mga mata ay mabilis ding napatay. Sa kalangitan, isang hibla ng itim na mahabang buhok ang lumipad pababa. Ngunit wala nang iba pa. Ano? Parehong napabuntong hininga sina Dustin at Brady sa pagtataka. Hindi katakataka na itinuturing ng mga mandirigma ng banal na kontinente ang pagpasok sa Land of Life and Death bilang isang death wish. Ang lupain ay halos isang lugar na puno ng mga mapanganib at nakamamatay na banta. Bang! Habang si Dustin at Brady ay nagbubuntong hininga sa kanilang isipan. Isang napakalaking heatwave ang bumagsak mula sa langit at tinakpan ang espasyo sa kanilang paligid. Biglang naramdaman ni Dustin na tumaas ng husto ang temperatura ng kanyang katawan na parabang tumalon siya sa nagninangas na hurno. Halos masunog siya hanggang sa maging abo. Nagmamadali niyang pinakawalan ang kanyang vital energy force para labanan ang nakakatakot na mataas na temperatura. Nilinang niya ang Golden Sun Scripture. Kaya naman, napakabisa ng liwanag na gininto ang vital energy na inilabas niya upang labanan ang nakakapasong init. Ang misteryosong init ay nagmumula sa isang kuweba sa unahan nila. Ang naglalagablab na apoy, na napakahirap dalhin ng isang tao, ay matinding bumulwak mula rito. Ano bang meron sa loob ng kuweba na iyon? Bakit ito naglalabas ng nakakatakot na heat waves? Hindi maiwasan ni Dustin na makaramdam ng takot habang nag-espekulasyon sa kanyang isipan. Ko! Biglang narinig ang marahas na hiyawan. At hindi mabilang na mga itim na uwak ang lumipad palabas ng yungib. Nakapagtataka, ang bawat itim na uwak ay may malagim na maputlang mukha ng tao. Anong klaseng uwak sila? Umirap si Dustin. Ang kanyang mukha ay nagbago ng husto habang nakatitig sa mga nakakatakot na uwak na iyon. Ko! Ang mga itim na uwak na mukha ng tao na napapalibutan ng kumikinang na itim na liwanag at nagliliyab sa apoy ay sunod-sunod na lumabas sa yungib. Sa loob lamang ng ilang segundo, napuno nila ang kalangitan sa itaas, na lumikha ng dagat ng apoy na nag-aapoy sa di kalayuan. Oh my God! Ang daming uwak! Parehong natulala sina Dustin at Brady habang nakatingin sa mga ibong iyon. Nang walang anumang babala, ang mga uwak na iyon ay biglang sumugod sa tatlo sa isang nakakatakot na bilis. Ang buong bundok ay nagkakagulo habang ang mga mukha ng tao na uwak ay lumipad palabas dito at sumugod sa kanila. Higit pa riyan, ang init ay napakatindi na maging ang mga bato ay natunaw. Damn it, milyon-milyong uwak dito.
Sa sandaling iyon, milyon-milyong uwak na mukha ng tao ang bumalot sa kalangitan ng napakalakas na puwersa na kayang sirain ang langit at lupa. Ang dami nila ay sapat na para madamay ang lahat ng makakakita dito. Bilang karagdagan, ang mga uwak na mukha ng tao ay naglalabas din ng napakalakas na alo ng enerhiya. Sila ay, sa anumang paraan, mga ordinaryong hayop, at sa kakilakilabot na dagat ng nagngangalit na apoy sa paligid nila. Sila, sa lahat ng paraan, ay may kakayahang maging lubhang kakilakilabot at mapanira. Bang! Tumayo ang monghe, isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Ang kanyang gininto ang balabal ay lumipad sa hangin. Na nagmukhang isang immortal na Diyos o isang demonyo mula sa impyerno. Kasabay nito, ang mabahong bangkay na miyesma ay pumuno sa kalangitan at bumuo ng isang pabilog na kalasag sa pagtatanggol. Na sumasakop sa lahat sa loob ng isang radius na daan-daang metro at pinoprotektahan ang monghe mula sa anumang pinsala. Ni ang nagngangalit na impyerno o ang mukha ng tao na uwak ay hindi makalapit sa monghe. Sa katunayan, sa sandaling pumasok sila sa paligid ng kalasag, agad silang naging abo. Laking gulat ni Dustin. Walang paraan na siya at si Brady ay maaaring labanan ang pag-atake ng milyon-milyong uwak ng mag-isa. Tiyak na sigurado siya na kapag nakatagpo nila ang mga uwak, patay na sila, kung wala ang tulong ng monghe na ito. Tiyak na namatay na sila. Milyon-milyong mga uwak na mukha ng tao ang walang tigil na kumakawag sa tainga at nakakatakot na paraan. Biglang may nahanap sina Dustin at Brady. Habang nagliliyab ang apoy sa loob ng kwebang iyon, isang pares ng malamig at walang awa na mga mata ang kumikinang sa loob nito. Na nakatitig ng mabuti kay Dustin at sa kanyang mga kasama. May napakakilabot na aura doon katulad ng dragon na nambibiktima ng kawen ng mga mahihinang tupa. Napakalakas at nakakatakot na kahit ang malakas na puso ni Dustin ay hindi maiwasang manginig. Ang mga gininto ang mata ay puno ng layuning pumatay. Ito ay kaagad na maliwanag na ito ay isang nilalang na may walang kapantay na kapangyarihan at ito ay nangangati upang maningil kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Oh my God! Tila may isang pinakakakilakilabot na nilalang na nagtatago sa loob ng kuweba na iyon na may kapangyarihang magtulak sa milyon-milyong uwak para umatake. Ano ito at gaano ito kalakas? Parehong nagulat sina Dustin at Brady. Ang nilalang ay parang uwak na nababalot ng gintong apoy. Matama na tinitigan ni Dustin ang kuweba. Maya-maya, tila nakilala na niya ang may-ari ng mga gintong mata. Ang gintong uwak ay mas malaki kaysa sa ordinaryong uwak. Tatantya ni Dustin. Malamang na mga 3 o 4 na metro ang taas ng Golden Crow. Maaaring ito ay ang maalamat na 3 paa na gintong uwak. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bulong ni Brady sa sarili. Halatang kinikilala rin ang gintong uwak sa kuweba. Ang 3 paa na gintong uwak. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaasahan ko. Natigilan si Dustin sa sinabi ni Brady. Si Brady ay higit sa 100,000 taong gulang. Kaya natural na mas marami siyang kaalaman kaysa kay Dustin. Oo, ito nga. Tinasabi na ang 3 paa na gintong uwak ay isang maalamat na hayop na nabuhay noong sinaunang panahon. Higit pa riyan. Ito ay isinilang. Takala 5 ng araw. At naligo sa sobrang nakakakilabot na apoy ng sun. Kung totoo ang mga alamat. Maaaring mas malakas ito kaysa sa isang master sa Immortal Transforming Realm. Kung tutuusin, maaari itong lumaban sa mga maalamat na immortal at hindi matatalo. Kinakabahang sabi ni Brady kay Dustin. Mahirap paniwalaan na ang halimaw na nasa harapan nila ay talagang may kakayahang hamunin ang isang Diyos. Natigilan si Dustin. Kung ang 3 paa na gininto ang uwak ay talagang kasing lakas ng isang immortal. Kung gayon walang paraan na ang monghe ay magiging katapat nito. Kung tutuusin, kahit magsanib puwersa silang 3, malabong makaligtas sila sa pag-atake mula rito. Huwag kang mag-alala, ang halimaw na ito ay hindi ang tunay na 3 paa na gininto ang uwak. Isa lamang ito sa mga supling nito. Kaya, ito ay nagdadala lamang ng napakaliit na halaga ng aktwal na kapangyarihan ng dugo ng 3 paa na gintong uwak. Kung mayroon isang tunay na 3 paa na gininto ang uwak dito, tumalikod na sana ako at aalis ng mabilis hanggat kaya ko.
Tanging isang hanggal lang ang pipiliin na harapin ito ng ulo kung ganoon. Gayunpaman, hindi ako tanga at wala akong namatakot sa halimaw sa loob ng kuweba. Malakas na sabi ng monghe sa pagtatangkang aliwin sina Dustin at Brady matapos marinig ang pag-uusap na naganap sa pagitan nila. Malamang, alam talaga ng monghe ang kanyang ginagawa. Nang marinig ang mga salita ng monghe, parehong nakahinga ng maluwag sina Dustin at Brady. Bang! Gayunpaman, tila narinig din ng uwak na may tatlong paa ang kanilang pag-uusap. Nang matapos silang magsalita ay bigla nitong iminulat ang mamamatay tao ng mga mata at malamig na tinitigan silang tatlo. Bang! Milyon-milyong uwak ang lumipad ng baliw at nabangga ang kalasag. Samantala, sa loob ng kuweba, ang tatlong paa na gininto ang uwak ay tumingin sa kanila ng malamig gaya ng ginawa ng isang Diyos sa kanyang mga mananamba. Tila, ang mga salita ng monghe ay ikinairita nito. At nais nitong patayin sila ngayon ng higit sa anupaman. Ang mga gininto ang mata nito ay labis na nakakatakot. At ang malamig, napakatinding layunin ng pagpatay ay naganap sa paligid ng katawan nito. Na nagmukhang isang walang awa na demonyo mula sa impyerno. Sabay-sabay na tugon ng monghe. Ikinumpas niya ang kanyang mahabang manggas. At ang kakilakilabot na itim na corpse miasma ay kumalat sa lahat ng direksyon. At sa sandaling tamaan ang nagbabagang apoy at ang mukha ng tao na mga uwak. Lahat sila ay naging abo. Ko. Parami ng parami ang bumuhos na uwak. May dalang nakapapasong apoy at tinutunaw ang lupa sa ilalim ng mga ito habang direktang lumilipad patungo sa monghe at sa kanyang kalasag. Parehong nabigla sina Dustin at Brady. Malapit na silang malunod sa dagat ng milyon-milyong baliw na uwak na mukha ng tao. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan na tila kaya nilang sirain ang lahat. Sa sandaling iyon, ang mainit na magma ay dumadaloy sa lahat ng dako sa lupa. Boom! Bang! Ang mga tunog na pumupuno sa hangin ay nakakarinig. Kakabutihang palad. Ang monghe ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Siya ay tahimik at mahinahon habang patuloy niyang pinoprotektahan ang espasyo sa loob ng kanyang kalasag. Ang milyon-milyong uwak na mukha ng tao ay baliw. Mabangis. At walang takot. Ngunit wala silang magagawa para basagin ang kalasag. Kahit ang ligaw na apoy na pumuno sa kalangitan ay hindi makalapit sa kanila. Nagpatuloy ang pag-atake. At marami pang mukha ng tao na uwak ang nahulog sa lupa at naging abo. Nagginagawang ang paligid ng katawan ng monghe ay tila isang sagrado at hindi masisira na piraso ng lupa na hindi kailanman maaaring sakupin. Tina Dustin at Brady ay nasa loob ng kalasag at nasa ilalim ng proteksyon. Habang pinapanood nila ang labanan sa pagitan ng monghe at ng milyon-milyong uwak, muli silang nalaman kung gaano kalakas ang monghe. Ang mga gininto ang mata sa loob ng kuweba ay kumislap ng nakakasilaw na liwanag. Kasunod nyon, isang yumalulong na kumukulot ng dugo ang nagmula sa kuweba. At mas nanlamig ang mga gininto ang mata nito. Kasabay nito, ang milyon-milyong uwak na mukha ng tao ay nanatiling nakabitin sa kalangitan na parang nakatanggap lang ng utos. Pagkatapos, ang bawat isa sa kanila ay bumaril ng isang madilim na liwanag. Ito ay isa sa kanilang mga banal na balahibo. Ang mga itim na banal na balahibo ay ginawa ng mahalagang enerhiya ng mga uwak na mukha ng tao. Ang mga ito ay kasing tall inis ng mga kutsilyo at kayang tumagos kahit na ang pinaka-proteksyon na baluti. Isang nakakarinig na tunog. Umalangaw-ngaw ito sa hangin. Kaya lang, nabasag ang walang laman na espasyo. At milyon-milyong itim na banal na balahibo ang bumaril patungo kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Ang kakilakilabot na mga kahihinat na nito ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga puso. Bang! Sige! Fucker! Pakakawala na sana kita dahil alam kong napakahirap mong namuhay at nagsasaka sa loob ng maraming taon. Ngunit ikaw ay walang utang na loob at ngayon ay naging napakawalang ingat. Kung ganoon ang kaso, tatapusin kita dito at ngayon. Ang pagiging buhay mo ay maaaring maging isang sakuna para sa ilang mga inosenteng tao. Kaya't maaari ka pang mamatay at tuluyang mawala. Galit na galit ang monghe kaya umungol. At ang tunog ay naglakbay hanggang sa langit.
Sa ngayon ay lalaban ng husto nang walang pinipigilan. Ang mga alon ng itim na enerhiya ay lumitaw nang wala saan. Inilipat niya ang kanyang dalawang kamay pasulong. At ang mga alon ng enerhiya ay agad na lumipad sa kalangitan. Sabay-sabay, ang mga mukha ng tao na uwak ay nagbigay ng malungkot at masakit na sigaw habang ang kanilang mga banal na balahibo ay naputol sa maliliit na piraso at naging inutil. Pagkatapos, ginalaw ng monghe ang kanyang katawan at lumipad sa langit. Bang! 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 Ang ilog ng bangkay na miyesma ay lubos na hindi napigilan habang ito ay malayang dumadaloy sa buong lugar. Saan man ito magpunta, ang mga uwak na mukha ng tao ay nauwi sa wala. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigit kalahati sa kanila ang nawala. Ang mga nakaligtas ay nagpakpak ng kanilang mga pakpak at tumakas ng mabilis hanggat maaari. Hahaha, brat, since nirerespeto mo ako bilang senior master mo. Ngayon, bibigyan kita ng regalo. I'm sure may golden sun essence sa katawan ng beast. I'll take it for you. I'm sure ito ay makakatulong sa iyong paglilinang ng golden sun scripture ng labis. Natatawang sabi ng monghe kay Dustin. Pagkatapos ay mabilis na gumalaw ang kanyang katawan at sumugod siya sa kuweba. Habang ang kanyang gintong balabal ay umiindayog sa hangin. Shoop! Ang nakakatakot na tunog ng kawen ng mga uwak ay muling umalangaw-ngaw mula sa madilim na sinaunang kuweba habang ang malamig na mga mata ng tatlong paan na uwak ay kumikinang na ginto. Sa bawat pagdaan ng sandali, ang mga mamamatay tao ay palaki ng palaki hanggang sa tuluyan na nitong natakpan ang hangin sa paligid niya. Bush! Pagkatapos, sa isang iglap, ang monghe ay biglang nasa harap ng yungib na tinitirhan ng tatlong paan na gintong uwak. Pang! Ang tatlong paan na gintong uwak ay nagsimula ring lumaban sa sandaling iyon. Nang hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, iwinagayway nito ang isang lumang gininto ang patpat at winalis ito pasulong. At ang hindi mauubos na init ng araw ay naging 10,000 beses na mas mainit kaysa dati. Ngayon, lahat ng nasa daan nito ay agad na nasunog at naging abo. Malamig na sigaw ng monghe habang iniunat niya ang isang malaking kamay upang kunin ang isang bagay. At walang babala, ang lumang gininto ang patpat ay biglang naputol sa kalahati. Ang mga ibon ay umaawit ng matalas at malungkot habang ang isang gintong araw ay nagpaputok ng daan-daang milyong banal na ningning sa yungib, bawat isa ay parang gintong karayom. Napakabulag ng paningin na hindi maimulat ni Dustin o Brady ang kanilang mga mata. Isa itong pag-atake na napakapangwasak na may kapangyarihan itong patayin ang bawat buhay na bagay sa lugar na iyon. Higit pa riyan, ang napakalaking kapangyarihan nito ay sapat na upang wallisin ang buong lugar sa loob ng 100 metrong radius mula sa monghe. Bang! Ibinulong ng monghe ang kanyang manggas at tinanggap ang lahat ng ningning. Pagkatapos, umakbang siya pasulong at dumiretso sa madilim na sinaunang kuweba. Sa isang iglap, ang agos ng itim na enerhiya ay nagbagong anyo sa isang ilog ng bangkay na miyesma at direktang damaloy sa yungib. Ang buong kuweba ay nagsimulang yumanig ng marahas. Umalangaw-ngaw sa hangin ang matinis na sigaw ng mga uwak at mas lalong nagninggas ang gintong liwanag. Ngunit hindi ito sapat para pigilan ang monghe na walang kahirap-hirap na humakbang papasok sa kuweba. Pagkatapos, sumiklab ang pinakamatinding labanan sa loob ng kuweba. Ang monghe ay umungal at ang tatlong paan na gintong uwak ay patuloy na bumusina. Bang! Nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw habang ang itim na bundok ay nanginginig ng husto. Pagkatapos, gumuho ang bundok kung saan gumuho ang matandang kuweba habang nagpapatuloy ang matinding labanan. Bukod pa riyan, nagsimulang lumipad ang malalaking bato palabas ng kuweba. Napuno ng usok at alikabok ang hangin. At ang apoy ng araw ay nagngangalit sa kalangitan. Pagkatapos, nang sa wakas ay bumalik sa kapayapaan ang lahat. Mga 7 o 8 balahibo lamang ang nahulog. Ang bawat balahibo ay kasingkinang ng araw. Kahit na may bahid ng gintong dugo. Ang kawaila hilakbot na pagbabago bago ng enerhiya na kanilang ibinigay ay naging sanhi ng mga tao na ayaw na lumapit sa kanila. Bukang nanalo ang monghe. Sa pagkakataong iyon, tuwang-tuwa si Dustin.
Ang enerhiya na sumabog mula sa labanan sa kuweba ilang sandali lang ang nakalipas ay napakabigat kaya hindi man lang makita ni Dustin at Brady kung ano ang nangyayari sa kanilang espiritual na kahulugan. Kaya, wala silang paraan upang malaman kung paano nangyayari ang labanan. Gayunpaman, tapaghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, nahulaan ni Dustin na ang monghe ay lumitaw na matagumpay. Bush! Bago pa sila makapagsalita o makapag-isip ng kung ano-ano, biglang sumulpot ang monghe sa harap nila ni Brady. Tama ka, nanalo ako. Ang tatlong paa na gintong uwak na iyon ay walang malakas na kapangyarihan sa dugo. Kaya hindi ako nahirapan na talunin at patayin ito. Anyway, maaari mo munang kunin ang dalawang bagay na ito. Sabi ng monghe, pag-abot ng dalawang gamit kay Dustin. Agad silang kinuha ni Dustin sa kanyang mga kamay. Isa sa mga bagay ay isang gintong buto ng hayop na may bahid ng dugo. Sa sandaling iyon, mainit pa rin sa pagpindot. Ang isa pang bagay ay isang bola ng gintong liwanag. Maliwanag at nakasisilaw. Kaya mahirap makita kung ano ang nakabalot dito. Ano? Ang Flaming Sun Formula. Agad namang bumilis ang tibok ng puso ni Dustin. May ilang sinaunang salita na nakaukit sa buto ng gintong hayop. Ilan lang sa kanila ang nakilala niya. Tungkol ba ito sa isang sinaunang kasulatan? Agad namang nagningning ang mga mata ni Dustin. Ang buto ng hayop na ito ay ang minanang buto ng tatlong paa na gininto ang uwak. Kapag isinama ko ito sa iyong katawan mamaya, magkakaroon ka ng ilan sa makapangyarihang mga kasanayan nito. Ang kasulatang iyon ay dapat na pamana. Ng tatlong paa na gintong uwak. Ito ay malamang nagising sa dugo nito. Sabi ng monghe, 1/3. Ang golden light ball na iyon ay ang vital energy essence ng three-legged golden crow na iyon. Isasama ko rin ito sa iyong katawan mamaya. Nagsasanay ka na ng golden sun scripture. At ito ay nangyayari na katulad ng energy essence ng itong tatlong paa na gininto ang uwak, kaya madali mong pagsamahin ang dalawa. Mas mabuting ilagay mo ang dalawang bagay na ito sa isang ligtas na lugar sa ngayon dahil wala tayong masyadong oras para gawin ito sa ngayon. Kapag nakuha na natin ang Reincarnation Lotus, gugugol ako ng ilang oras sa pagtulong sa iyo na makuha ang mga ito. Ang sabi ng monghe, maraming salamat, Ginoo. Si Dustin ay nasa buwan na may kaligayahan. Ang tatlong paa na gintong uwak na iyon ay napakalakas. At ngayon ay may pagkakataon na akong isama ang buto at dugo nito sa aking katawan. Makakatulong ito sa akin na gumawa ng malaking pag-unlad para sigurado. Ang monghe ay talagang maalalahanin na tao. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Let's go! Dapat tayong magpatuloy sa pag-akyat. Sabi ng monghe bago manguna. Halos walang ilaw sa bundok. At isang tunog na tila umaalulong na multo ang maririnig mula sa malayo. Para bang ang nakakatakot na tunog ay nagmumula sa dilim at konektado sa madilim na impyerno. Tingnan mo, may isa pang sinaunang kuweba doon. Kakaiba, may mga bolang yelo na lumilipad palabas ng kuweba. Tama ba? O pinaglalaroan lang ako ng dilim? Biglang sabi ni Brady kay Dustin. Damn it, hindi yan mga ice ball. Mga bungo ng tao yan. Habang papalapit sila sa kuweba. Parehong nabigla sina Dustin at Brady nang makita nilang malakas ang ihip ng hangin sa loob nito at hindi mabilang na mga puting bungo ang itinapon palabas dito. Ngayon, malapit na sila para marinig ang malakas na tunog ng mga bungo na nahuhulog sa lupa. Ano ang espesyal sa kuwebang ito? Impyerno ba mismo? Bakit maraming bungo ng tao ang lumalabas dito? Ang kuweba ay napaliligiran ng malawak na puti. At wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung gaano karaming bungo ang gumugulong sa paligid nito. Naramdaman ni Dustin at Brady ang pag-freeze ng kanilang dugo nang makita nila ang nangyayari sa kuwebang iyon. Swoosh! Samantala, sa loob ng kuweba, palakas ng palakas ang hangin at sa isang minuto ay dumarami na ang mga bungo na lumalabas dito. Ang kuweba ay napapaligiran ng walang anuman kundi mga bungo na gumugulong sa paligid. Ito ay isang mundo ng kamatayan na walang anumang damo o puno. Tingnan mo, parang may gumagalaw sa loob ng kuweba. Biglang bulalas ni Dustin. Sa kadiliman ng yungib ay isang pares ng masasamang mata na halos hindi nila nakikita. Pagkatapos,
Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na tawa mula sa sinaunang kuweba na parabang pinupukaw silang tatlo. Bukang isa lang ang napatay ay hindi sapat para matakot kayong lahat. Bueno, patuloy akong papatay hanggang sa aminin mo na mas malakas kami kaysa sa iyo. Malamig na tumawa ang monghe. Ang mga alon ng tunog mula sa kanyang pagtawa ay ipinadala sa napakalaking itim na bundok. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang monghe, na ay isang maimpluwensyang figure sa lupain ng buhay at kamatayan. Tila ganap na galit matapos na paulit-ulit na galitin. Pagkatapos, ginalaw ng monghe ang kanyang katawan. At sa isang hagong tunog, nawala siya sa kanyang kinatatayuan. At umalis, diretso sa kuweba kung saan ang mga bungo ng tao ay patuloy na bumubulusok. Boom! 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 Kasumunod na sandali, ang sinaunang kuweba ay nagsimulang yumanig ng husto. Pagkatapos ang nakakagulat na pagbabago ng enerhiya ay naging isang kakila-kilabot na buhawi na patuloy na bumubuga mula rito. Ah! Umalangaw-ngaw sa hangin ang isang tunog na katulad ng pag-ungol ng isang mabangis na multo habang ang kabuuan ng itim na bundok ay yumanig ng malakas. Bang! Natama ang itim na kuweba at lumubog ang malaking bahagi nito, na naging malalim at madilim na butas. Sa ibaba nito, napakalaki ng mga puting buto na halos parang isang mapatla at nakakatakot na walang katapusang dagat. Arg! Isang matinis na boses ang biglang nagmula sa malalim na butas. Pagkatapos, isang kasaganaan ng itim na dugo ang bumulwak, na pinupuno ang buong espasyo. Tila, isang hindi pinangalanang nilalang ang nasugatan lamang. Ngunit tila nagawa nitong makatakas sa malalim na butas at mawala sa kawalan. Bush! Pumalo ng monghe mula sa madilim na kuweba at lumipad sa hangin. Bukha siyang Diyos habang hinahampas niya ng malakas ang hindi kilalang nilalang. Takasama ang palad. Hindi ito namatay kaagad. Tingnan ko kung sino pa ang maglalakas loob na lumabas at pigilan ako. Malamig na sabi ng monghe. Tadyang nagtaas ng boses at naging sanhi ng panginginig ng buong bundok. Pagkatapos, inakay niya muli sina Dustin at Brady paakyat ng bundok. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakarating na sila sa harap ng isang malaking bangin na nakataas sa mga ulap. Ang malaking bangin ay parang isang matalim na espada na tumutusok sa kailaliman ng mga ulap. Madilim na pula ito, parang nabasa ng dugo. Sa katunayan, may naaamoy pang ang dugo na nagmumula rito. Ang reincarnate lotus ay nasa tuktok ng bangin na ito. Sabi ng monghe, nang marinig ang mga salita ng monghe, kapwa nakaramdam ng pananibik sina Dustin at Brady. Tumangala sila at nakita nila ang isang malapad na bato na nakausli mula sa plataporma sa bangin. Ang plataporma ay natatakpan ng makapal na ulap, kaya halos hindi ito nakikita ng mga mata. Gayunpaman, kung ang mga tao ay tumingin ng malapitan, malabo nilang makikita ang isang puting niyebe na liwanag na tumataas sa kalangitan. Naglabas ito ng makapangyarihang aura ng buhay na mararamdaman kahit sa malayo. Ang reincarnate lotus ay nasa platapormang iyon. Sabi ng monghe kay Dustin, may isang hagdang bato na lumilikha ng isang batong kalsada na dating ginawa sa ibabaw ng bangin. Hindi tayo maaaring lumipad sa platform. Ang tanging pagpipilian natin ay umakyat sa dingding gamit ang hagdang bato. Tara na! Ang monghe ay nagsimulang gumalaw habang siya ay maingat na humahakbang sa batong hagdan at umakyat sa kalsadang bato. Si Dustin at Brady ay sumunod sa kanyang halimbawa at umakyat sa hagdan ng bato. Habang naglalakad sa batong kalsada, napagtanto ni Dustin na may ilang misteryosong alo ng enerhiya na umaago sa paligid. Dumikha ito ng ilang pressure na halos kasing lalim ng dagat. Damn it! Parang dumudugo ang bangin. Biglang may natuklasan si Dustin at nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. May gustong pumukaw sa atin. Mag-ingat ka, sabi ng monghe na nangunguna sa daan. Sa malalim na boses, tila nabalisa siya at nag-aalab ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Seryoso at solemn na pa rin ang tingin niya. As if right on cue, nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa lahat ng bahagi ng Black Cliff. Ito ay umaagos pababa sa ibabaw ng bangin na parang isang ilog. Ito ay isang karumal-dumal na tanawin. Ilang sandali pa, isang malaking kahabaan ng bangin ang nadungisan at nabasa ng dugo.
Makalipas ang 2 oras, umakyat na silang 3 at natakpan ang hindi bababa sa kalahati ng distansya habang tinatahak ang paikot ikot na lupain hanggang sa bangin. Gayunpaman, isang itim na ambon na parang fog ang bumangon at tinakpan ang bangin. Umikot-ikot ito sa kanilang paligid kaya napakadilim ng lahat. Tasalakayin na nila tayo. Damn it! Ang isang pakiramdam ng foreboding overwhelmed Dustin. Tumigil ka! Biglang huminto ang monghe na nauuna sa paglalakad. Nakikita nila ang silwete ng ilang figure na lumitaw sa makapal na ambon sa batong kalsada sa harap nila. Tumigil na ang monghe. Handang harapin ang mga kakaibang figure. Bagamat hindi siya kumibo, may mataimtim na ekspresyon ang mukha niya na parabang binabalaan niya ang mga ito. Malabo na masasabi ni na Dustin at Brady sa pamamagitan ng makapal na ulap na sila ay ilang mga tao na nakasuot ng mga sinaunang costume. Mukha silang nagmula sa sinaunang panahon. Takaragdagang pagsisiyasat, lahat sila ay mukhang matanda na at walang buhay. Gayunpaman, ang kanilang aura ay nakakatakot at nakapanlulungo. May instinct si Dustin na hindi sila dapat minamaliit. Matindi silang tinitigan ng monghe. Ang pag-igting ay napakakapal kaya maaaring putulin ng kutsilyo kahit na ang magkabilang panig ay stationary. Ayokong masaktan ka. Umalis ka sa harap ko. Sabi ng monghe. Bagamat naging magalang siya, mahina pa rin ngunit matatag ang boses niya. Siyempre, hindi ibinukan ng monghe ang kanyang bibig para magsalita. Sa halip, nakipag-usap siya sa mga figure sa pamamagitan ng kanyang isip. Ang kanyang isip ay magbabago at bubuo ng isang tunog sa parehong paraan ng pakikipag-usap ng mga tao. Gayunpaman, ang tunog na ito ay mas epektibo kumpara sa normal na komunikasyon ng tao. Nanatiling tahimik ang monghe, at gayon din ang iba pang mga pigurang nagtatago sa makapal na ulap. Alam ni na Dustin at Brady na maaari silang makipag-ayos sa isa't isa kahit na hindi nila marinig ang kanilang mga salita. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumimangot ang monghe at iwinagayway ang kanyang manggas. Pagkatapos ay lumipad ang isang dosenang damo at damapo sa harap ng mga kakaibang figure. Ang mga damong ito ay pawang itim at naglalabas ng matalim na pakiramdam ng kamatayan. Ang mga ito ay epektibo lamang kapag ginamit sa mga zombie o iba pang patay na nilalang. Let's go! Huwag mo na silang lingunin. Don't even try to sense their aura. Just follow me, sabi ng monghe. Muli siyang naglakad patungo sa bangin. Nilampasan ang walang buhay na mga figure. Parehong hindi naglakas loob na gumawa ng ingay sina Dustin at Brady. Maingat nilang itinago ang kanilang distansya mula sa mga figure at sinundan ang monghe ng mas malapit hanggat maaari. Sa pagsunod sa utos ng monghe, hindi sila lumingon. Gayunpaman, naramdaman pa rin nila ang isang mahiwagang uri ng malamig na hangin na umiihip sa kanilang mga likod. Naramdaman nila na ang mukhang patay na mga figure sa makapal na ambon ay malamig at nagbabantang nakatingin sa kanila. Ang sinaunang kasuotan ay nagmukhang misteryoso at hindi mahuhulaan. Pagkatapos lamang nilang gumawa ng ilang makabuluhang distansya sa pagitan nila at ng mga kakaibang nilalang ay bahagyang nabawasan ang tensyon. Sino sila? Tanong ni Dustin sa mahinang boses. The same as me. They died a long time ago. Dapat ay nawala na sila sa mundong ito. Tagot ng monghe na tila mapanglo. Kasing edad mo sila. Wow! Hindi napigilan ni Dustin ang mapabuntong hininga sa gulat. Samantala, sa makapal na ulap, ilang pares ng kakaibang mga mata ang nakatitig ng malapitan kay Dustin. Biglang hindi makagalaw ang katawan ni Dustin na parabang na-freeze sa ice cellar. Mapatla at walang dugo ang kanyang mukha. Para siyang langgam na minamaliit ng dragon. Hindi makapagsalita o makagalaw. Huwag kang lilinggan. Huwag kang manlamig o matakot. Matagal na silang patay. Napaungol ang monghe sa pagkadismaya. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang manggas at inikat ang katawan ni Dustin upang protektahan at pigilan siya sa pagtitig sa nakakakilabot ng mga mata ng mga patay na figure. Oh my God! This is so scary and creepy. Dumingon lang ako sa likod ng isang segundo. At kahit wala akong makitang malinaw ay kinilabutan pa rin ako. Ungol ni Dustin. Nanlamig pa rin ang puso sa karanasan. Ang makapal na fog ay unti-unting kumakapal.
Kahit na ang espiritual na kahulugan ay hindi na maarok ito. Mabilis na lumipas ang oras at kinailangan nilang tatlo na maglakad sa mahirap na lupain. Sa wakas, ligtas silang nakaakyat sa bangin. Nakatayo sa ibabaw nito. Natagpuan ni Dustin ang bangin na mas malawak at mas maluwang kaysa sa inaasahan niya. Tinasakop nito ang isang lugar na 12-12 ng metro kwadrado. Sa kabilang panig ng plataporma malapit sa ibabaw ng bangin. Isang puting lotes na kasing laki ng palad ang umindayog sa simoy ng hangin. Ang puting lotes ay nakaakit ng atensyon ni na Dustin at Brady. Ito ay ang reincarnate lotes. Excited na sigaw ni Dustin. It's the reincarnate lotus. Haha! I finally found it. Now I can get my flesh body. Sabi ng Flame Emperor at saka tumawa ng malakas sa Dustin Soulsea. Habang nakatitig sa puting lotus, biglang may naisip si Dustin. Habang nakatingin siya ay may napansin din siyang kakaiba. Naalala ni Dustin ang mga araw na siya. Tina Evan at Herbert ay nagsasanay at naglilinang sa Sun Mountain sa Violet Orchid Empire. Malabo niyang nakita ang Imperial Capital City ng Violet Orchid Empire. At ang Mysterious Netherworld. Ang Heavenly Dragon Holy Kingdom ay lumulutang sa kanyang isipan. Sa totoo lang, isa-isang nagre-replay sa kanyang isipan ang lahat ng mga naunang karanasan niya sa Prime Martial World na para bang ni-revive niya ang mga iyon. Ilang sandali pa, nakita ni Dustin ang naranasan niya sa East Mainland ng Divine Continent. Nakita niya ang nangyari sa kanya sa Blue Dragon School ng Middle Pilgrim Land. Buong-buo si Dustin sa mga nakaraan niyang alaala. Tila hindi niya masabi ang nakaraan mula sa kasalukuyan at nanganganib na mawala ang sarili. Wake up, anak! Biglang narinig ni Dustin ang sigaw ng monghe sa mismong tainga niya. Parang may biglang tumama sa kanyang tenga na out of the blue. Na naging dahilan para matarante si Dustin sa isang iglap. Huwag kang tumitig sa reincarnate lotus. Hihilahin ka nito sa isang walang katapusang loop ng mga ilusyon at maaaring hindi ka na makabawi. Tigaw ng monghe kay Dustin para ibalik siya sa realidad. Wow! Malapit na. Parang totoo ang mga ilusyon. Medyo natakot pa si Dustin sa malapit na siyang magwala. Ginalaw ng monghe ang kanyang katawan at sumugod patungo sa reincarnate lotus. Naghahanda na kunin ito. Gayunpaman. Sa critical na sandaling iyon. Isa pang figure ang nagpakita. Damn it! Ano ngayon? Gulat na bulalas ni Dustin. Ang figure ay lumitaw sa harap ng reincarnate lotus. Na humaharang sa landas ng monghe. Siya ay matangkad at matatag na parang estatwa. At ang kanyang mga mata ay lubhang nakakatakot. Tumatagos sa makapal na ulap. Mayroon siyang isang pares ng cyan na mata. Walang puting bahagi ng mata at mga pupil. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang berdeng ghost lamp na kumikinang na parang impyerno. Na nakatingin kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Hindi maiwasan ni Dustin at Brady na mapatingin sa isa't isa na may mapait na ngiti. Napagdaanan nila ang lahat ng uri ng panganib sa kanilang paglalakbay upang mahanap ang lotes. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na mahahamon sila kaagad bago matikman ang tagumpay ng tuluyang makuha ang reincarnate lotes. Ito ay tila isa pang matalinong bangkay. Napakatangkad nito, na may makapal at mahabang buhok na nakalugay. Nakasuot ito ng makapal na tela ng bangkay na walang hubad na paa. At hanggang tuhod lang ang natatakpan nito. Ito ay isang matalinong bangkay na walang buhay na enerhiya sa loob nito. Ngunit ang mga mata nito ay napakatalas na hamarang sa daan ng monghe. Uminto ang monghe at tumayo roon at hinarap ang matalinong bangkay na iyon. Ang reincarnate lotus na ito ay sa akin. Hindi ito maaalis sa akin. Kung hindi, mamamatay ka. Ang matalinong bangkay ay nagsalita sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Na malinaw na parang kristal na sinag kaysa sa mga salita ng isang ordinaryong tao at umalangaw-ngaw sa espasyong ito. Maliwanag. Tulad ng monghe na ito. Ang matalinong bangkay na ito ay hindi makapagsalita sa pamamagitan ng bibig ngunit sa halip ay may malakas na espiritual na kahulugan. You're now not making any sense. After so many years, bakit patuloy kang naging matigas ang ulo? Ang reincarnate lotus ay walang silbi sa ating dalawa. Ito ang pinili namin. At walang babalikan para sa dalawa. Sa amin.
Inipon namin ang lahat ng uri ng sama ng loob. Kalungkutan at malas sa pagitan ng langit at lupa sa napakaraming taon upang mapanatili ang aming mga katawan sa patay ngunit walang hanggan. At kami ay naging ganap na magkaibang lahi. Ang aming mga espiritual na kaluluwa ay hindi. Makakaalis ang katawan na ito pagkatapos nating magbago. Dahil ang ating mga espiritual na kaluluwa ay nabahira ng labis na kadiliman. Kapitan. At malas. Tanging ang ating kasalukuyang mga katawan lamang ang makapag-iingat ng ating espiritual na mga kaluluwa. Hindi mo ba naiintindihan ito pagkatapos ng ilang taon? Ang espiritual na pakiramdam ng monghe ay dahan-dahang umugong sa mundong ito. Parehong nagulat at natigilan sina Dustin at Brady sa kanilang usapan. Napag-alaman na ang espiritual na kaluluwa ng isang tao ay hindi na makakaalis sa kasalukuyang katawan dahil sa sobrang nakakapinsalang enerhiya. Cut the crap. Ako ang nagbabantay sa reincarnate lotus na ito. Ito, sa makatuwid, ay pag-aari ko. Walang sino man ang makapag-aalis nito sa akin. Ang matangkad na intelligent na bangkay na iyon ay mahinang sabi sa kanyang matalas na espiritual na kahulugan. Humph. I'm offering you a benevolent solution. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Ayos lang yan. Taka, wag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Galit na sumenggot ang monghe. Bang! Pagkatapos ay naglunsad ang monghe ng isang malupit na pag-atake. Ang dalawang miyembro ng Death Race ay marahas na nakipagbuno sa isa't isa. Ang hangin ay puno ng itim na ambon at bangkay na miasma. At ang malalakas na kakayahan ng dalawa ay nakakagulat. Sa sandaling ginawa nila ang kanilang mga galaw. Ang buong espasyo ay nagsimulang manginig ng husto. Ang espasyo ay gumuho. At ang mga pira-piraso ng espasyo ay lumipad sa lahat ng dako. Dahil sa hindi kasiya siyang pag-aalinlangan ng ligaw na labanan. Muntik nang matamba sina Dustin at Brady sa lupa. Bawat galaw at suntok ng monghe at ng matalinong bangkay ay tila diretso. Gayunpaman, lahat sila ay naglalaman ng hindi pangkaraniwang puwersa. Inilabas ng monghe ang kanyang palad. Bago ito dumating sa matalinong bangkay na iyon. Ang madilim na itim na mga bituin ay pumulupot sa kanyang mga daliri. Kumukulog at umiikot, na tila hawak niya ang buong universo sa kanyang palad. Patuloy na itinuturo ng matalinong bangkay ang kanyang daliri sa monghe. Bago ito makarating sa monghe. Nahati ang kawalan. Bumuhos ang kulog at kidlat na parang talon. Ilang kulog at kidlat ang bumuhos pasulong. Gayunpaman, lahat sila ay madilim. Nagulat si Dustin nang makita niya ito sa unang pagkakataon. Dahan-dahan siyang nakaramdam ng kung ano. Ang monghe at ang matangkad. Matalinong bangkay na iyon ay mga pambihirang master na nakamit ang hindi kapani-paniwalang antas sa kanilang pag-unawa sa kapangyarihan ng batas noong sila ay nabubuhay pa. Ang bawat galaw nila ay umaakit ng napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa. Na maaari nilang baguhin sa batas na kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanilang kapakinabangan. Ito ang salungatan sa pagitan ng mga tunay na pambihirang master. Nasilaw ang mga mata ni Dustin. At hindi niya mapigil ang sambahin ito. Sa yugtong ito, ang monghe at ang matalinong bangkay ay lumabas na sa entablado at naglaban sa himpapawid. Sa katunayan, ang isa ay hindi maaaring lumipad palayo sa lupa sa bangin na ito. Ngunit ang dalawang ito ay napakalakas na kaya nilang basagin ang mga pagpigil at lumipad sa himpapawid para makipaglaban. Dinagtagal, kinailangan ni Dustin at Brady na umatras dahil sa epekto ng alo ng enerhiya mula sa labanan. At sa wakas, sumandal sila sa isang bato upang balansehin ang kanilang sarili. Pareho nilang pinalabas ang kanilang vital energy force upang makayanan ang matinding pressure at naramdaman nilang medyo wala na sa kontrol ang kanilang mga katawan. Pinalabas ni Dustin ang kanyang pisikal na kalidad. Ang mga kamangha-manghang kahanga-hangang flare ay umaakyat. Ang kanyang vital energy at dugo ay bumaha na parang hindi pangkaraniwang mga daluyan ng tubig sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay napanatili niya ang kanyang balanse. Kung bumagsak siya sa lupa dahil sa away ng dalawang miyembro ng Death Race. Pinahiya niya ang sarili ng labis. Makalipas ang isang oras, ang kakilakilabot na presyon ay sa wakas ay nawala. Ang mundo ay bumalik sa pagkakaisa.
Ang monghe ay bumalik mula sa entablado. Dumulutang hakbang-hakbang sa himpapawid. Tagitna ng kaguluhan ng makapal na hamog. May bahid ng dugo ang kanyang damit. Nasasaktan ka. Nagulat si Dustin. Nagbago rin ang mukha ni Brady. Dahil kung matatalo ang monghe, hindi lang sila mabibigo na makuha ang reincarnate lotus kundi malalagay din sila sa matinding panganib. Hindi ito dugo ko. Dugo iyon ng matalinong bangkay. Tagot ng monghe. Nakita ko. Parehong nakahinga ng maluwag sina Dustin at Brady. At pareho silang natigilan. Ito ay isang matalinong bangkay. Gayunpaman, ang dugo ay matingkad na pula bilang kulay ng dugo mula sa isang normal na tao. At saka, mukhang mainit. Nako, baka tama ka. Masyado akong matigas ang ulo sa buong taon. Ang isang espiritual na mensahe ng kahulugan ay nagmula sa malayong langit. Bueno, maaari kang magpatuloy at kolektahin ang reincarnate lotus. Ngunit maaari mo lamang kunin ang bulaklak. Subukang huwag masaktan ang mga ugat nito. Ang reincarnate lotus ay ang bihirang espiritual na mapagkukunan ng mundo. Pagkatapos ng lahat, hindi natin ito masisira. Kailangan nating umalis isang bagay para sa hinaharap. Tinabi ng monghe kay Dustin. Opo, Ginoo. Naglakad-lakad si Dustin at tumayo sa harap ng reincarnate lotus. Great! Haha! Sa wakas, nakuha na natin ang reincarnate lotus. At sa wakas ay maibabalik ko na rin ang aking pisikal na katawan. Tumawa ng malakas ang Flame Emperor sa soul sea ng Dustin. Ang sukdulan niyang hiling nitong mga nagdaang taon ay muling pagandahin ang kanyang katawan mula nang siya ay nasugatan ng iba at tanging ang kanyang espiritual na kaluluwa lamang ang natitira. Ngayon, natupad na ang pangarap, paanong hindi siya kikiligin? Cool down, Flame Emperor, nakangiting sagot ni Dustin. Pagkatapos ay magiliw niyang kinuha ang puting bulaklak mula sa reincarnate lotus at inilagay ito sa isang bote ng jade. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Dustin pagkatapos niyang matanggap ang reincarnate lotus. Salamat, sir. Hindi ko makukuha itong reincarnate lotus kung wala ang tulong mo. Dumingon si Dustin at same time na yumuko sa monghe. Na may katapatan sa kanyang boses. E paano kung bumalik muna tayo? Ang monghe ay tumango at hindi nagpahayag ng kagalakan o kalungkutan sa kanyang mukha. Pagkatapos, kasunod ng pangunguna ng monghe, bumalik sila sa teritoryo ng monghe. Nakatagpo sila ng ilang mahiwaga at makapangyarihang mga figure habang pabalik. Ngunit wala sa kanila ang nasa panganib dahil sa monghe na iyon. Takalaunan ay bumalik silang tatlo sa napakalaking bundok kung saan naroon ang mga berdeng halamanan ng monghe. Ang gilid ng burol ng matayog na bundok ay natatakpan ng mga patlang ng damo na puno ng lahat ng uri ng mga halamang gamot. Mayroong maraming mga semi-omnipotent herbs sa mga patlang. At ang ilan sa mga ito ay kahit na ang mga matatalino. Parehong hindi napigilan ni na Dustin at Brady na tumingin sa semi-omnipotent herb. Lalo na iyong matatalino na nakakalat sa kanilang daan. Huwag mo nang isipin. Itong mga halamang gamot na ito ay puro lahi ng pambabae at negatibong kapangyarihan. Kaya hindi ito bagay sa iyo. Bukod doon, naabsorb nila ang hindi mabilang na essence ng mga bangkay. Kaya lahat sila ay naglalaman ng essence ng corpse miasma. Sa sandaling kainin mo ang mga ito, mamamatay ka kaagad. At ang iyong kaluluwa ay mawawala ng tuluyan. Paalala ng monghe sa kanila at sa kasinulyapan sina Dustin at Brady. Parehong napangiti sa kahihiyan sina Dustin at Brady. Maya-maya, nakarating sina Dustin at Brady sa gilid ng burol habang pinamumunuan ng monghe. Pagkatapos ay iwinagayway ng monghe ang kanyang manggas. Bang! Isang engranding palasyo ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Malinaw na hindi ito itinayo sa panahong ito batay sa klasikong arkitektura nito. Hindi nakita ni na Dustin at Brady ang palasyo sa unang pagpunta nila roon dahil nakatago ito ng napakatalino na hanay. Pagkatapos ay dinala ng monghe si na Dustin at Brady sa palasyo. Ang palasyo ay mas malawak sa loob kaysa sa hitsura nito sa labas. At ito ay tila isang maliit na mundo ng sarili nitong. Well, both of you have to stay here for a while. It will take me quite some time to integrate that beast bone of inheritance in your body. Bukod dyan,
Kailangan kitang tulungang sumipsip ng energy essence ng three-legged golden crow. Napakahina mo ngayon. Hindi mo maaabsorb ang buto ng mana mula sa tatlong paa na gininto ang uwak kung wala ang tulong ko. Dahil kapag nagkamali ka, masusunog ka sa abo, sabi ng monghe. Salamat sa tulong mo. Sir, pwede po ba akong manatili dito at tulungan ko muna ang aking kaibigan na buuin muli ang kanyang katawan? Pagkatapos, maaari nating harapin ang pamana ng buto ng hayop na iyon. Higit 1,000 taon nang hinihintay ng kaibigan ko ang sandaling ito. Sabi ni Dustin, talaga, mahigit 1,000 taon. Nag-isip ang monghe. Bueno, tingnan ko muna ang kanyang espiritual na kaluluwa. Biglang sabi ng monghe kay Dustin. Nagulat si Dustin sa reaksyon ng monghe. At agad niyang ginawa ang sinabi sa kanya. Nakipag-usap siya sa Flame Emperor sa kanyang soul sea at hiniling na lumabas siya. Alam ng Flame Emperor na hindi siya magdudulot ng anumang pinsala sa monghe. Kaya agad siyang lumabas sa soul sea ng Dustin at naging isang ilusyon ng anino ng tao. Pagbati, bati niya sa monghe at magalang na yumuko sa kanya. Bahagyang tumango ang monghe. At pagkatapos ay sinisiyasat niya ang Flame Emperor sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. May malakas na espiritual na pakiramdam na bumabalot sa Flame Emperor. Kaya hindi siya naglakas loob na kumilos. Napakalakas ng kanyang espiritual na pakiramdam. Kahit alam niyang hindi siya sasaktan ng monghe, nakaramdam pa rin siya ng panginginig mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bueno, marami ka nang nawala sa iyong espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Natitira na lamang sa iyo ang halos 10% ng iyong espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Sa palagay ko mayroon kang ilang mahiwagang kayamanan ng mga espiritual na kaluluwa na nagpapanumbalik ng kaunting bahagi ng iyong espiritual na kaluluwa. Energy lately, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang sabihin sa iyo ng totoo. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, kahit na gamitin mo ang Reincarnate Lotus upang muling itayo ang iyong katawan, magkakaroon ka pa rin ng ilang mga problema sa iyong paglilinang sa hinaharap. Natatakot ako na baka mahirapan kang makapasok sa dati mong antas, sabi ng monghe at umiling siya. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit nahihirapan akong makapasok sa dati kong level? Hindi makapaniwala ang Flame Emperor sa mga salita ng monghe. Biglang nagdilim ang kanyang mukha. At nanlumo siya. Ang kanyang lakas ay nasa Major Perfection Realm lamang noong siya ay nabubuhay. Sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, siya ay mas mahina kaysa kay Dustin. Isang malakas na dagok sa kanya na hindi na niya malalampasan ang dati niyang level dahil hindi na niya kayang linangin at gumawa ng anumang pambihirang tagumpay kahit na muling itayo ang kanyang pisikal na katawan. Well, kalimutan mo na, baka ito na ang kapalaran ko. At least maibabalik ko ang katawan ko. At habang buhay akong mabubuhay bilang lalaki, tungkol naman sa cultivation base ko. Dahil wala na akong magagawa. Tungkol dito, hahayaan ko na lang, sabi ng Flame Emperor na may pagkabigo. Ang hindi makapag-cultivate at gumawa ng anumang mga tagumpay ay isang napakalungkot na bagay para sa sinumang magsasaka. Huwag kang mag-alala, maswerte ka na nakilala mo ako. Mayroon akong 1,000 na pamamaraan na tutulong sa iyo na mabawi ang iyong espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Kapag nabawi mo na ang iyong espiritual na kaluluwa, maaari mong gamitin ang Reincarnate Lotus para muling itayo ang iyong katawan. At hindi na ito makakaapekto sa iyong paglilinang sa hinaharap. Kaya, huwag kang mag-alala. Binigyan siya ng isang matamis na ngiti ng monghe na bihirang makita sa kanyang matigas na mukha. Talaga, nabigla ang Flame Emperor nang marinig niya ang mga salita ng monghe. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nasa sabik na halos wala na siyang kontrol. Bago mo magawa iyon, may isang kinakailangan na kailangan mong tuparin. Dapat ay mayroon kang miyembro ng pamilya na buhay pa. Maaaring ang iyong mga magulang, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o sino man sa iyong mga kamag-anak. Kahit na ang mga malayong kamag-anak mo ay gagawin, gagamitin namin ang kanilang dugo para pakainin ang iyong espiritual na kaluluwa. Sabi ng monghe, huwag kang mag-alala. Ginoo, madali kong matugunan ang iyong mga kinakailangan.
Buhay pa ang mga magulang ko at ang kapatid ko. Tuwang-tuwa ang Flame Emperor. Kung ganoon, wala tayong dapat ikabahala. Lahat tama. Ituturo ko sa iyo ang lihim na pamamaraan. Pagkatapos ay maaari kang bumalik at kunin ang dugo ng iyong magulang o kapatid. Pagkatapos, ang lahat ay magiging madali. Kapag ang iyong espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay nakabawi, maaari mong gamitin ang reincarnate lotus upang muling itayo ang iyong katawan. Pagkatapos, maaari mong linangin at gumawa ng isang pambihirang tagumpay tulad ng ginawa mo noon. Sabi ng monghe, napakaswerte nilang nakilala ang monghe na ito mula pa noong nakaraan. Bukod sa pagkakaroon ng kamangha-manghang lakas, mayroon siyang malawak na hanay ng kaalaman at maraming sinaunang lihim na pamamaraan na matagal nang nawala. Salamat, ikaw ang aming tagapagligtas. Nagulat ang Flame Emperor sa kanyang sarili nang purihin niya ang monghe. Pagkatapos ay kalmadong iwinagayway ng monghe ang kanyang kamay. Okay, kailangan kong lumabas saglit. Kayong tatlo ay manatili sa aking palasyo at magpahinga ng ilang araw. Babalik ako mamaya isang araw. May kailangan akong kunin. Kaya kailangan ko nang umalis. Sabi ng monghe. 2/3. Pagkatapos ay nawala siya sa isang iglap. Umupo sina Dustin at Brady sa isang meditation position sa loob ng palasyo. Sa panahong ito, tilang dalawa ay nakipagsapalaran sa Land of Life and Death at nakatagpo ng malalaking panganib sa daan. Ilang ulit din silang nakatakas sa kamatayan. Ito ang tanging pagkakataon na makakapagpahinga sila ng mapayapa. Bumalik ang Flame Emperor sa Soul Sea ng Dustin. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi siya maaaring mabuhay sa Dustin Soul Sea nang masyadong mahaba dahil hindi ito makabubuti para sa pagbawi ng kanyang espiritual na kaluluwa. Makalipas ang isang araw, isang figure ng tao ang kumislap sa palasyo. Iyon ay ang monghe. Dumitaw siya sa harap ni Dustin. Nasa atin na ngayon ang lahat ng kayamanan mula sa langit at lupa na kailangan natin. Maaari ko na ngayong isama sa iyo ang buto ng hayop na pamana ng tatlong paan na gintong uwak. Sabi ng monghe, ilang sandali pa ay napagtanto ni Dustin na ang dahilan kung bakit lumabas ang monghe ay upang tulungan siyang mangulekta ng mga kayamanan mula sa langit at lupa. Kailangan ng monghe ang mga bagay na iyon upang pagsamahin ang buto ng mana ng tatlong paan na gininto ang uwak. Labis ang pasasalamat ni Dustin sa monghe. Pinagsalikop ng monghe ang kanyang manggas at dinala si Dustin sa isang cultivation room. Ikinumpas ng monghe ang kanyang kamay. Isang malaking tumpok ng mga bihirang kayamanan at mahahalagang halaman ang lumitaw at lumutang sa loob ng sikretong silid. Biglang, ang malakas na espiritual na enerhiya sa loob ng silid ay naging isang buga ng mabangong ambon. At unti-unti nitong pinupuno ang bawat pulgada ng silid. Ang mga kayamanan at halamang ito ay tinipon ng monghe sa araw. Dahil sa kanyang nakakatakot na lakas, ang mga kayamanan at mga halamang gamot na nakolekta niya ay malamang na ang mga nangungunang klase. Maupo ka nang nakakross ang iyong mga paa. Ituon ang iyong isip at alisin ang lahat ng nakakagambalang mga kaisipan. Mataimtim na sabi ng monghe kay Dustin. Agad namang sinunod ni Dustin ang utos. Umupo siya at nagsimulang magnilay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Maaaring kailangan mong magdusa ng husto sa panahon ng proseso ng pagsasanib. Pagkatapos ng lahat, bilang isang tao, kailangan mong magbayad ng mabibigat na presyo upang maisama ng husto ang mga buto ng hayop sa iyong katawan. Pinaalalahanan ng monghe si Dustin ng mga posibleng kahihinatnan na kailangan niyang pagdusahan sa buong proseso. Oo, mayroon akong realized it. Magalang na sagot ni Dustin at tumango. Okay then. Ikinumpas ng monghe ang kanyang kamay. Lahat ng uri ng pambihirang kayamanan at mamahaling halaman ay biglang lumutang sa katawan ni Dustin. Tinuyam niya ng mahigpit ang kanyang kamay at hinugot ang diwa ng mga kayamanang iyon at herbs dahan. Daang inilipat ang esensya at pilit na pinapasok ng monghe sa katawan ni Dustin. Habang nangyari iyon, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam. Siya ay lubos na humanga sa paraan ng monghe sa pagkuha ng kakanyahan mula sa mga halamang gamot at kayamanan sa ganoong bilis. Bilang isang pill refiner,
Alam ni Dustin ang kahusayan sa pamamaraan at bilis na ginamit ng monghe noong panahong iyon. Ang monghe ay kahanga-hanga lamang sa kanyang mga kapangyarihan at kakayahan. Panay at tuloy-tuloy na umaagos ang mga essences sa katawan ni Dustin. Nagsimulang makaramdam ng sakit si Dustin. Unti-unti itong lumaki at umabot sa puntong parang hinihiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Gayunpaman, bilang isang body refiner, si Dustin ay hindi bago sa naturang trauma. Naranasan niya ang ganitong uri ng sakit noon. Lumipas ang oras, minsan mabagal, minsan mabilis. Bueno, ngayon ay susubukan kong pilitin ang dugo at enerhiya na kakanyahan ng tatlong paan na gininto ang uwak sa iyong katawan. Sa sandaling tapos ka ng sumipsip ng esensya, maaari mong isama ang iyong katawan sa mga buto ng hayop. Ang monghe, elaborated, marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isang bola ng nakakasilaw na gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ang dugo at enerhiya na esensya ng tatlong paan na gintong uwak na kanyang pinakawalan. Dahan-dahang ipinalakpak ng monghe ang kanyang mga kamay. Ang ball of essence ay naging golden light at pumasok sa katawan ni Dustin sa isang iglap. Oh my God! This! It's killing me! Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dustin ang isang kakilakilabot na enerhiya na sumusunog sa kanyang laman at kaluluwa. Tila kaya nitong sunugin ang kaluluwa at laman ng tao hanggang maging abo. Hindi napigilan ni Dustin na mapasigaw ng malakas sa sakit. Sa palasyo sa labas ng secret chamber, si Brady ay nagmumuni-muni at nagpapagaling. Naririnig din niya ang masakit na sigaw ni Dustin. Haha, guro, napakaswerteng nakilala mo ang monghe na ito at natanggap ang kanyang tulong. Sa palagay ko pagkatapos ng pagsasama-sama ng mga buto ng tatlong paan na gininto ang uwak at dugong esensya ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay tiyak na mapapabuti ng malaki. Sabi ni Brady na may alam ng ngiti. Sa loob ng lihim na silid, ang apoy ay nagngangalit at nasusunog ang lahat. Pinuno ng nakakakilabot na apoy ang bawat pulgada ng espasyo sa silid. Kahit na ang kalawakan ay yumanig at ang isang maliit na bahagi nito ay gumuho dahil sa nakakatakot na mataas na temperatura. Ang patay na tatlong paa na gintong uwak ay masyadong malakas para kay Dustin. Hindi naging madali para kay Dustin na ay absorb ang enerhiya nito. Kung hindi dahil sa proteksyon at suporta ng monghe. Sa lalong madaling panahon ay nasunog si Dustin sa wala. Lumipas ang isang araw, dalawang araw, tatlong araw na ngayon. Sa labas ng palasyo noong mga araw na ito, nitiig ang naghihintay at tahimik si Brady. Ang oras ay dumudulev. Lumipas ang sampung araw, at ang mga bagay sa loob ng lihim na silid ay tila ganap na nagbago. Ang dagat ng kakilakilabot na gininto ang apoy ay nawala na. At ang silid ay naging napakatahimik. Naka-crossleg si Dustin. Habang nakatayo ang monghe sa isang sulok ng secret chamber, pareho silang nagmumuni-muni na nakapikit. Paminsan-minsan, tinusuri ng monghe ang pisikal na kondisyon ni Dustin. Mukhang maayos naman ang lahat. So far so good. Ang pangangatawa ng batang ito at ang kanyang kakayahang tiisin ang sakit ay hindi ko inaasahan. Bukod dito, wala akong dahilan para asahan na makukuha niya ang Dragon Formula at ang mga lihim na kasanayan ng pulang demonyong mouse. Ngayon, na-absorb na niya ang dugo at energy essence ng Three-Legged Golden Crow. Mayroon siyang isang madaling gamiting at magandang kinabukasan. Tumingin ang monghe kay Dustin, na may ngiti sa kanyang kalmadong mukha. Medyo malinaw na pinahahalagahan niya ang talento ni Dustin at ang kanyang pagiging matyaga. Kasabay nito, ang hangin na may mataas na temperatura. Tinimulang balutin ang katawan ni Dustin. Kung ilalabas niya ang kanyang aura kahit kaunti ay babagsak ang espasyo sa paligid niya. Ang swerte talaga ng lalaking ito. Mas marami talaga siyang kayamanan kaysa sa akin. Kung wala lang ako sa ganitong kakaibang estado, tinubukan kong kunin sa kanya ang mga kayamanang iyon. Hindi napigilan ng monghe ang mapangiti nang maisip niya ang lahat ng mga kayamanan na natagpuan niya sa katawan ni Dustin. Bueno, kung mananatili siyang buhay at patuloy na lalakas, tiyak na siya ay magiging isang mahusay na master sa Immortal End World. Baka makapasok pa siya sa Celestial Being State na minsan kong pinangarap. Pagtingin kay Dustin na tahimik na nakaupo roon habang nakakross ang mga paa.
hindi maiwasan ang monghe na mag-isip ng lahat ng uri ng mga bagay. Oo, hindi naman ganoon kalala. Mukhang kakailanganin niya ng isa pang dalawang araw para makamit ang perpektong pagsasama ng kanyang katawan at mga buto ng tatlong paa na gintong uwak. Tahimik na tumango ang monghe habang nagsasalita sa sarili. Tahimik niyang ginalaw ang kanyang katawan at lumabas ng secret chamber. Tahimik ang mga pangyayari kahit sa palasyo. Nakaupo si Brady sa isang unan. Naka-cross-legged at nag-iisip. Biglang sumulpot doon ang monghe. Nauna siyang naglakad at tumayo sa harapan niya. Oh sir, ikaw pala. Sorry, hindi kita nakitang dumating. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Brady sa kanyang kawalan ng kagandahang loob sa kanyang panig. Tumayo siya at magalang na yumuko sa harap ng monghe. Kamusta na ang amo ko? Okay lang ba siya? Nag-aalalang tanong ni Brady. Siya ay lubhang nababalisa at kinakabahan sa paningin ng monghe. Magaling siya. Ngunit kailangan niyang gumugol ng isa pang dalawang araw upang makumpleto ang kanyang pagsasama. Ngayon, siya ay nasa pinaka-critical na sandali. At walang maaaring magkamali. Naiintindihan mo ba? Tinggal ng monghe kay Brady. Nga pala, ano ka ngayon? Ikaw ba ay isang espiritong tagapag-alaga? Tumingin ang monghe kay Brady at nagtanong. Mukhang na-curious siya. Opo, sir. Magalang na sagot ni Brady. Kung ganoon, hulaan ko, malamang na nakilala mo ang isang mahuhusay na master. Natalo sa kanya sa isang labanan at naging isang magic na sandata matagal na ang nakalipas. Sa tingin ko iyon ang nagpapaliwanag kung bakit isa kang espiritong tagapag-alaga sa ngayon. Ngayon bilang isang tagapag-alaga na espirito ng isang sandata, malamang na natagpuan mo na halos imposible na palakasin ang iyong lakas. Tama ba? Ipinakita ng monghe ang kanyang palagay. Oo, tama iyan. Ako ay ignorante, kontrabida at nakagawa ng maraming masasamang bagay sa nakaraan. Isang araw, nahuli ako ng isang mahusay na master. At dinala bilang isang bilanggo sa isang pagoda. Sa wakas, ako ay naging isang espirito ng tagapag-alaga. Simula noon, kahit anong pilit ko, hindi na nadagdagan ang kapangyarihan ko. May bahid ng disguised disappointment sa tono niya habang inaalala ang nakaraan. Tinaalalahanan siya nito ng maraming bagay. Ham, naiintindihan ko. Ang iyong lahi ay naging napakabihirang o wala na. Naaalala ko na sinabihan ako na noong unang panahon. Kayo ay makapangyarihan at makapangyarihan. Bukod sa pagiging makapangyarihan, ang iyong lahi ay gumawa din ng malaking kontribusyon sa Immortal End World. Sa tingin ko, baka ikaw na lang ang natitira sa lahi mo. Diba? Tayang at hindi mo kayang linangin at maging mas malakas sa hinaharap. Bueno, sa palagay ko alam ko kung paano ka magiging mas malakas. Kahit na isa kang espiritong tagapag-alaga. Gayunpaman, para matulungan kita sa bagay na iyon. Kailangan mong humingi ng pahintulot kay Dustin dahil pagmamay-ari ka niya. Paumanhin. Ngunit hindi kita matutulungan hanggat hindi siya pumapayag. Dahan-dahang sinabi ng monghe kay Brady tungkol sa kanyang alok. Talaga? Posible ba iyon? Sinasabi mo ba sa akin ang totoo? Maaari ba akong maging isang espiritong tagapag-alaga at patuloy na maglinang ng sabay-sabay? Nang marinig ang mga salita ng monghe, naging labis na nasa sabik si Brady. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa pananabik. Lumipas ang dalawang araw, si Dustin ay hindi kumikibo sa lihim na silid ng pagtatanim sa nakalipas na dalawang araw. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at dalawang nagliliyab na sinag ng liwanag ang lumabas na parang kidlat. Isang malakas na paglabas ng kuryente ang naramdaman sa hangin. May kakaibang lumitaw sa kanyang mga mata, sa isang malapit na pagtingin. Makikita ng isa ang isang nagninangning na tatlong paa na gininto ang uwak na lumilipat mula sa isa sa kanyang mga mata patungo sa isa pa. Malabo ang imahe ng misteryosong ibon. Ngunit tila nagpapalipat-lipat sa pagitan ng kanyang mga mata. Ang mga alon ng nagliliyab na aura ay pumaligid sa katawan ni Dustin sa sandaling ito. Nakakapaso ang init na parabang bumaba ang araw mula sa langit at binalot siya ng walang hanggang apoy. Matapos ang proseso ng paglilinang, hinigop ni Dustin ang lahat ng enerhiya mula sa buto ng tatlong paa na gintong uwak.
Sa oras na ito, ganap na niyang pinagsama ang enerhiya sa sarili niyang katawan. Ang enerhiya na nagmula sa buto ng tatlong paa na gintong uwak ay pumasok sa bawat pulgada ng kanyang laman at dugo. Na-absorb din ni Dustin ang dugo at energy essence ng three-legged golden crow. Isang malabong bakas ng dalisay na diwa mula sa araw ang natunaw at sumanib sa kanyang dugo. Bilang resulta ng lahat ng makapangyarihang elemento na kanyang hinigop mula sa tatlong paa na gintong uwak. Nagsimulang magbago ang kulay ng dugo ni Dustin. Ang dating pula ay naging isang gintong mahahalagang likido na dom alloy sa kanyang mga ugat. Ito ay maaaring kakaiba at nakakatakot. Ngunit sa totoo ay ito ang pinakapatunay ng Dustin na nagiging mas malakas ngayon. Tama ang monghe na iyon at lubos ko itong nararamdaman ngayon. Ang enerhiyang naipasa mula sa tatlong paa na gintong uwak ay naglalaman ng kakanyahan ng dugo. Malaki ang maitutulong nito sa aking paglilinang ng Golden Sun Scripture. Ang aking vital energy quality ay tila lumaki ng husto dahil sa epekto nito. Sa tingin ko ngayon na ang pinakamagandang oras para gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Nadama ni Dustin ang sobrang lakas at kumpiyansa pagkatapos ng pagsasanay. Nais niyang samantalahin ang makapangyarihang enerhiya sa kanyang katawan at ito ang nagtulak sa kanya na isulong pa ang kanyang pagsasanay. Determinado gaya ng dati, nagpadala si Dustin ng mensahe sa monghe, na ipinalam sa kanya na malapit na siyang maglinang para sa isang bagong tagumpay na malamang na magdadala sa kanya ng Thunderstroke Doom. Tumalon sa ere si Dustin at lumabas ng palasyo. Umalis siya sa bundok kung saan naghihintay sa kanya ang monghe at si Brady. Natagpuan niya ang kanyang sarili na isang perpektong lugar at nanatiling nakalutang sa ibabaw ng isang maluwang na open field. Pagkatapos noon, tumira siya sa komportableng posisyon. Siya ay naanod sa hangin habang ang kanyang mga paa ay nakakross upang magsanay ng Golden Sun Scripture habang nararamdaman niya ang lumalakas na marahas na enerhiya. Hindi gumagalaw, nanatili siyang nakabitin sa ere ng ilang sandali. Hindi nagtagal ay naglaho ang maliwanag na kalangitan. Napalitan ng biglang pagsapit ng gabi. Natakpan ng mga itim na ulap ang buong malawak na kalangitan. Wala ni isang bituin ang makikita at ni isang sinag ng malakas na sikat ng araw ay hindi makakapasok sa makapal na pader ng itim na ulap. Dumagundong ang nakakabinging kulog mula sa bawat direksyon. Ang buong kapaligiran ay isang walang katapusang kailaliman ng mga anino at kadiliman. Ngunit sa lalong madaling panahon, hindi mabilang na mga sinag ng kidlat ang lumitaw sa kalangitan. Nagkislap sila ng mahiwagang at nagpapaliwanag sa kalangitan na parang mga paputok. Pagkatapos ng kahanga-hangang pagpapakita ng gilas, nagsimula silang lumipat pababa at nagpadala ng ulan ng mga kulog sa lupa. Lahat sila ay tumakbo patungo kay Dustin. Great! Iyan na nga ang hinihintay ko. Halika at subukan mo ako. Si Dustin ay hindi kailanman natakot sa Thunderstroke Doom. Sa halip, ang presensya nito ay nagpabaliw sa kanya at nasasabik na parang batang naghihintay sa kanyang laruan. Para sa mga ordinaryong tao, ang Thunderstroke Doom ay maaaring maging lubhang mapanganib. Hindi lahat ay nasangkapan upang mahawakan ang kapangyarihan nito. Sa sandaling nabigo sila sa pagtitiis sa trail, hindi lamang sila mawawala ng kanilang cultivation base, kundi mamatay din para sa kabutihan. Gayunpaman, para sa Thunder Unicorn na kumakain ng kulog at kidlat, ang Thunderstroke Doom ay isang pagpapala dahil nagbigay ito sa hayop ng isang mahusay na mapagkukunan ng enerhiya. Isang biglaang umuugong na tunog ang Samabad sa pagpapakita ng kidlat. Isang nakakakilabot na hayop ang tila umuungal mula sa malayo. Hindi nagtagal, tumalo ng Thunder Unicorn mula sa elixir field ni Dustin. Ang napakalaking kulog na unicorn ay sumugod sa kalangitan at tumama sa kidlat ng napakalakas. Nagkalat ang mga firebolts nang ibinuko ng Thunder Unicorn ang bibig nito at nilamon ang lahat ng kidlat ng walang anumang pagsisikap. Hindi ito tumigil hanggang sa mawala ang lahat ng kidlat sa langit at ang natitira na lang ay ang maitim na ulap. Ang Thunder Unicorn ay nanatiling okupado habang sinisipsip nito ang hindi mabilang na kidlat sa napakapangit nitong katawan. Tumaluntalon ito at nasiyahan sa piging ng buong galik. Si Dustin, na bumabagsak sa Heavenly Doom, ay nanatiling kalmado at payapa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin.
Mahalaga na inatake niya ang mga sinag ng kulog at kidlat na hindi nakuha ng Thunder Unicorn. Dapat walang natira sa langit. Naramdaman na ng monghe na nasa palasyo sa tuktok ng bundok ang sitwasyon nang si Dustin ay bumabagsak sa Heavenly Dome. Ano ang isang kawili-wiling tao? Hindi ko inaasahan na siya ay may isang Thunder Unicorn at ito ay nilinang sa isa sa kanyang mga avatar. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Siya ay may pasensya. Ang lakas ng loob. Na sinamahan ng mahusay na talento. Isang mahusay na magsasaka. Nararamdaman ng monghe ang lahat kahit na nasa palasyo siya at malayo sa kinaroroonan ngayon ni Dustin. Hindi niya maiwasang humanga at tumango sa paghanga nang maisip niya ang mga katangian ni Dustin bilang isang martial arts cultivator. Tumagal ng halos kalahating oras ang Thunderstroke Dome ni Dustin. Hindi nagtagal. Nawala ang lahat ng kulog at kidlat. Napalitan ng nakakasilaw na sikat ng araw. Oo, nagawa ko na. Ang premium na yugto ng Major Perfection Realm. Bulong ni Dustin. Tinuno nito ang kanyang mga mata ng tuwa at pananabik. Pinaluktot ni Dustin ang kanyang mga kalamnan upang maramdaman ang lakas ng enerhiya sa kanyang katawan. Ang Thunder Unicorn ay bumalik sa Dustin at nanatili sa kanyang tabi. Well, nararamdaman ko na ang Thunder Unicorn ay lumakas. Ang lakas nito ay tumaas ng maraming beses. Sa ngayon, maaari na nitong labanan ang mga ordinaryong mandirigma sa katamtamang yugto ng Major Perfection Realm. At maging ang mga nasa premium stage ng Major Perfection Realm. Sabi ni Dustin sa sarili habang sinusubukang alamin ang lakas ng Thunder Unicorn. Ang Thunder Unicorn na bumalik sa kanyang elixir field sa pamamagitan ng isang tahimik na order sa kanyang isip. Nasiyahan sa kanyang nagawa. Nag-inat si Dustin ng kanyang katawan at bumalik sa palasyo ng monghe sa bundok. That was fantastic, Dustin. Ang buto mula sa three-legged golden crow ay pinagsama-samang mabuti sa iyong katawan. Ang assimilation ay halos perpekto. Hanggat patuloy mong pinapakain ang enerhiya gamit ang iyong sariling kakanyahan ng dugo. Makakamit mo ang pinakamataas na antas. Sigurado ako, habang lumalaki ang iyong enerhiya. Unti-unti mong mailalabas ang tunay na kapangyarihan nito. Naramdaman ng monghe ang enerhiya sa katawan ni Dustin at nagpa siya na pinakamahusay na ipaalam kay Dustin ang kapangyarihan na taglay niya. Thank you for your advice, sir. Thank you for helping me so much. I really can't thank you enough for all this. Sagot ni Dustin. Si Dustin ay lubos na nagtiwala sa mga salita ng monghe. Dahil si Dustin ang amo ni Brady ngayon. Tinabi ng monghe kay Dustin ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Brady at kung paano niya ito matutulungan. Bilang isang espiritu ng tagapag-alaga, hindi maaaring palawigin pa ni Brady ang kanyang pagsasanay o makamit ang anumang mga pambihirang tagumpay upang mapabuti ang kanyang mga kakayahan. Totoo ba iyon? Hindi ko alam iyon dati. Bulalas ni Dustin. Natigilan si Dustin sa katotohanan. Kaya hiniling niya sa monghe na suriin muli. Mahirap para sa kanya na paniwalaan ang impormasyon na sinabi sa kanya ng monghe. Hindi kailanman sinabi ni Brady kay Dustin ang tungkol sa bagay na ito. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang tungkol sa ganoong bagay. Nagpapasalamat siya na ibinahagi ng monghe ang impormasyon sa kanya. Tama, iyan ang pinakamalaking disadvantage ng pagiging guardian spirit ng magic treasures. Imposible para sa mga espiritong tagapag-alaga ng mga kayamanan ng Mahika na ipagpatuloy ang kanilang paglilinang sa kanilang sarili. Lalong lalakas ang isang espiritong tagapag-alaga kapag ang mahiwagang kayamanan kung saan sila nakakabit ay nagiging mas makapangyarihan. Para sa mga ordinaryong magic treasures, imposible para sa kanila na maging mas malakas sa kanilang sarili. Ang tanging paraan para maisulong nila ang kanilang kapangyarihan ay dumaan sa pagdadalisay ng isang tagapagdalisay ng armas. Gayunpaman, iyon ay isang napakahaba at mahirap na proseso. Kasama ang palad, bilang mga espiritu ng tagapag-alaga ng mga kayamanan ng Mahika. Mahirap at kahit imposible para sa kanila na mapabuti ang kanilang lakas ng mag-isa. Naramdaman ng monghe ang pag-aalala ni Dustin. At sinubukan niyang ipaliwanag ang bawat detalye para maintindihan niya. Pasensya na rin niyang ipinaliwanag ang bawat detalye dahil alam niyang clueless si Dustin sa mga bagay na ito.
Gusto niyang matutunan ni Dustin ang bawat piraso ng impormasyon at palawakin ang kanyang abot tanaw. Nakuha ko na. Tumango si Dustin habang nakikinig. At unti-unti niyang naiintindihan kung paano ito gumagana. Ngunit alam ko ang isang lihim na paraan na maaaring makatulong sa mga espiritong tagapag-alaga na maalis ang paghihigpit mula sa mahiwagang kayamanan. Ang pamamaraang ito ay maaaring makatulong sa kanila na maging mas malakas sa pamamagitan ng kanilang sariling paglilinang. Patuloy ng monghe. Tinitigan niya si Dustin nang may kumpiyansa habang binibigkas ang mga salita. That's good news. Seryoso po ba kayo, sir? Natuwa si Dustin nang marinig ang mga salita ng monghe. Ngayon, nagkaroon ng pag-asa para kay Brady. At handa si Dustin na kunin ang pagkakataon. Maaari ko siyang tulungan. Siyempre, ngunit may isang bagay na dapat mong malaman. Kung ang isang espiritu ng tagapag-alaga ay nagpatuloy sa paglilinang at nagiging mas malakas at lumalakas. Kung gayon posible na balang araw. Ang espiritu ng tagapag-alaga ay umunlad at maging sapat na makapangyarihan upang alisin ang pagpilit ng magic treasure magpakailanman. Sa kalaunan, ang guardian spirit ay naging independent at maaaring umiral bukod sa magic treasure. Kung mangyayari iyon, hindi mo na makokontrol ang guardian spirit. Kung ang espiritu ng tagapag-alaga ay tumangging maglingkod sa iyo, kung gayon wala ka nang magagawa para panatilihin ito sa iyong kontrol. Napakahirap para sa iyo na ipatupad ang iyong kalooban sa gayong espiritong tagapag-alaga kung mangyayari iyon. Tumingin ang monghe kay Dustin. Inintay niyang magdesisyon si Dustin. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Hindi ko itinuring si Brady bilang aking lingkod. Palagi ko siyang tinatrato bilang senior ko. Napakaganda kung may pagpapatuloy ni Brady ang kanyang paglilinang at pagbutihin ang kanyang lakas. Magiging masaya ako para sa kanya kung ganoon. Please do help him, sir. Nang marinig ang babala ng monghe, walang pag-aalinlangang nakiusap si Dustin. Hiniling niya sa monghe na tulungan si Brady nang may tunay na katapatan. Talaga, hindi may tago ng monghe ang pagtataka sa mukha niya habang tinanong niya si Dustin. Siya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Paanong ang isang napakakapangyarihang tao ay hindi makasarili at nag-aalala tungkol sa paglaki ng isang espiritong tagapag-alaga? Narinig ni Brady ang mga salita ni Dustin at alam niyang tapat siya sa kanyang kahilingan. Lagi siyang tinatrato ni Dustin ng may kabaitan at paggalang. Kailanman ay hindi naging bossy at mayabang ang binata sa kanya. Dapat pag-isipan mo itong mabuti. Dustin. Kapag tinulungan ko siyang ipagpatuloy ang kanyang paglilinang, maaari kang mawala ng isang makapangyarihang lingkod. Hindi araw-araw ay makakatagpo at nagmamay-ari ka ng isang makapangyarihang lingkod na tulad ni Brady. Muling binalaan ng monghe si Dustin. Pakiusap, huwag kang mag-alala sa akin. Alam ko ang aking ginagawa. Tulungan si Brady sa lalong madaling panahon. Pakiusap, I am aware of the risks. And I will face it. Pakiusap ni Dustin sa monghe na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sige, dahil nakapag-desisyon ka na, tutulungan ko siya. Kailangan mong gawin lahat ng sasabihin ko. Ibigay mo sa akin ang magic treasure na ikinabot niya. Udyok ng monghe. Naramdaman niya ang sinseridad ni Dustin at sa wakas ay pumayag siya sa kanyang kahilingan. Agad na inilabas ni Dustin ang slave tower at ibinigay sa monghe. Sa pag-indayog ng kanyang manggas, inalis ng monghe ang slave tower at nawala ng walang salita. Muli siyang pumasok sa secret cultivation chamber. This time kasama niya si Brady. Naiwan mag-isa si Dustin sa bulwagan ng palasyo. Umupo siya nang nakakrus ang kanyang mga paa at nagsimulang magnilay at isinasaalang-alang ang lahat ng mga lihim na kasanayan na kanyang pinagkadalubhasaan. Ang pagsasama-sama ng enerhiya mula sa tatlong paa na gininto ang uwak ay nagdala sa kanya ng mga bagong pananaw sa kasanayan sa martial arts. Alam niyang kailangan niyang tumuon at muling kilalanin ang kanyang sarili sa bawat kakayahan at kapangyarihan.